50k budget for your photography business. Kaya ba? Kaya nga ba? So hello guys, ako ulit si Vance ng Vance Studio at muling magbabahagi ng kunting kaalaman, kunting knowledge. Knowledge is power. Ika nga nila, di ba? Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ngayon kung sa halagang 50k or 50,000, kaya ba natin makipag-establish ng sariling photography business? Business. Yung walang-wala ka talagang gamit. Wala kang camera, wala kang lens, walang mga batteries, walang computers, walang laptop. Yung zero talaga. Zero, yung walang-wala talaga. Tapos syempre, magiging freelance ka muna at hindi magpapatayo ng sariling studio. At dahil passion mo ito at gusto mong ma-achieve yung dream mo, gagawin mong lahat. Matupad lang yon sa halagang 50,000 pesos. So let's go guys, i-budget natin yung 50k mo kung kaya nga ba. Common na sigurong maisip na yung una mong bibilhin is camera, DSLR camera na merong kit lens. Pero ito yung tanong, brand new or second hand. Syempre kung brand new yung bibilhin mo, sinasabi ko na sa'yo, hindi kakasya yung 50,000 mo. Body pa lang yan, 50,000 na. Kung brand new. Tapos gusto mo pa yung mga full frame, matataas na kalidad ng camera. Diba? Maging realistic tayo guys. Yung real talk tayo, real talk. Hindi talaga kakasya yung 50k. Diba? So ngayon, ang pinili mo is second hand. Good choice. Wise choice. Kasi baguhan ka pa lang at hindi mo pa kailangan ng mga matataas na kalidad ng camera. Pero syempre, huwag kang mawalan ng loob. Huwag na huwag. Kasi ang dami dyan. Magagandang mga camera. Kahit second hand lang ito. Kahit yung mga entry level lang, maganda na sila. Or yung mga semi-entry level, maganda na mga yun. So, ngayon nga guys, ang advice ko is, ang bilhin mo ang camera na kahit second hand lang ay yung merong kit lens. Yung ganitong kit lens or yung 18 to 55 millimeter. Yung mas maliit na version nito. Ito kasi is 18 to 135. So, dahil Canon user ako at hindi pa ako nakapag-try mag-shoot with Nikon and Sony. Although, meron akong Sony pero ginagamit ko siya sa video. So, ang tanging may re-recommend ko lang talaga sa'yo is Canon. So, ito yung mga suggested ko na mga second hand na camera na semi-entry level. Which is ito yung Canon 60D, Canon 600D, hanggang dun sa Canon 750D. Kung meron ka pang ibang alam na mga ibang model or ibang brand na halos magkakalevel lang yon sa mga price at sa mga specs, okay lang din. Ang point natin is, hindi siya brand new, pero maganda pa rin yung kuha at saka yung kulay. Magagamit mo pa rin siya talaga. Maganda pa rin gamitin. Yun. Ayoko naman mag-suggest yung mga camera na hindi ko pa nagagamit or hindi ko pa nahahawakan. Kasi parang nagsasalita ako sa isang bagay na hindi ko naman alam, di ba? So, yung mga kamerang ito is, hindi man naging sa akin, is nahawakan ko na or na-try ko na. At yung ibang-ibang dyan is parang magkakaparehas na lang talaga. So, like itong Canon 650D na meron tayo. Yan, 650D. Oh, surprise! Tiltable. Lahat ng yan is mga crop sensor. Pero yung mga yan is magaganda na. Na-try ko na kaya masasabi kong maganda yung kalalabasan ng mga photos. Maganda rin yung mga kulay. Diba? Kung nagtataka ka kung bakit mga semi-entry level lang yung mga sinabi ko, hindi dahil dun sa budget lang. Which is, gusto kong magsimula ka dun sa pinakababa pa talaga. Ayoko yung gagamit ka ng mga magagandang camera agad. Tapos, baka biglang mag-rely ka na lang dun sa camera. Mas maganda na unti-unti yung pag-angat mo, unti-unti rin yung mga malalaman mo sa iyong camera. Kumbaga, imamaster mo siya per level. Hindi yung aabutin mo agad yung pangarap mo gamit yung mga magagandang camera. Ang gusto kong i-improve mo ay yung skills.
mamaya na yung camera. Mamaya ka na mag-upgrade. Diyan to muna tayo sa semi-entry level. Sabi ko guys, ahanhin mo yung machine gun kung hindi mo naman kayang gamitin. Di ba? Gumamit ka muna ng pistol. Yung pistol is, di ba? Maliit lang siya, komportable, tapos may ipopoint mo agad. Nakuha mo ba yung gusto ko mangyari? Huwag na tayong magibag-brebate ha kung bakit ito yung mga sinadyas ko na camera pa lang. Ang napapansin ko sa iba kasi, ang akala nila kapag DSLR na o yung mga pro cameras is point and shoot na mga yun. Pwes, nagkakamali sila. Kung ang ginagamit mo dyan sa camera mo is point and shoot katulad ng mga cellphone tapos yung sa digicam, ginagalan mo lang tapos click. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ka mag-i-improve dyan. Dapat manual mode. Kabisado mo dapat yung baril mo. Ito pa yung gusto kong mangyari. Gusto ko na ikaw ni mismo ang makadiscover kung ano yung mga gusto mong kamera balang araw at kung anong pro camera pro camera yung gusto mo na sa tingin mo ay babagay sa'yo at sa tingin mo is ito yung magandang camera na tutugma sa iyong skills. Diba? At mararating mo lang yun sa pagdaan ng mga araw or paglipas ng araw kapag na-master mo na yung camera mo. Umpisa tayo sa pinakamababa. Sinabi ko na kanina, umpisa tayo sa pinakamababa. So, balik tayo sa topic guys. Bale, yung mga camera na sinabi ko is nag-range lang yan sa online. It's 15 to 25,000 pesos. 15 to 25,000, not bad. Yan yung mga merong pag-kit lens. Diba? May mga kit lens na yan. So, let's say na-budget mo yung camera is 20,000. Kasi friend mo yung napagbilhan mo, binantay niya lang sa'yo ng 20,000. Wow, mura na yun. Promise, mura na yung 20,000. So, 30,000 na yung... So, yung 50,000 mo, ang matitira na lang dyan is 30,000. Not bad. Dahil merong kit lens yung nabili mo, kailangan mo pa ng isang lens. Yung lens na ito, is ito pa yung magpapaganda at ang ingay. Dahil merong kit lens yung nabili mong camera, kailangan mo pa ngayon ng isa pang lens para mas lalo mo pang maganda, mapaganda yung mga kuha mo at yung mga larawan. Itong lens na to ay sobrang ganda, nire-recommend ito ng mga professional photographers at saka videographers. At walang iba, kundi ito ayun. Oops! Canon 50mm, pero hindi ito. Ito siya, kasi wala kong ganito. Yan. Canon 50mm f1.8 STM. Di mo na gets? Ulitin natin. Canon 50mm f1.8 STM. Ang ibig sabihin nun, meron siyang aperture na f1.8 na goods. Na goods, sobrang goods. Sobrang ganda sa mga low lights na mga place. Tapos, meron din siyang STM, which means is silent motor. Pag nagbibideo ka, tapos ginagawin mo siya, nagpo-focus siya, walang tunog. Diba? Suggested na lens. At yung halaga ng lens na ito ay maabot lamang sa 5,000 pesos. At ang second hand nito is 2 to 3,000 lang. Brand new is 5,000 pesos. Pero I suggest kumuha ka na ng brand new. Kasi kapag nag-upgrade ka na ng full frame, magagamit mo pa rin yan. Yung lens na yan. Diba? Itapon mo na lang yung lens na yan kapag meron ka na ng 50mm f1.2. Yung malaki. Yun. Yung red na ano. Yung may collar na red. Yung red lens na sinasabi nila. Pero, hanggat hindi ka nag-upgrade dun sa lens na yun, wag na wag mong itatapon yung 50mm f1.8 silent motor na lens mo. Kasi yan, ang habang buhay mo na yan nabdala-dala. Kahit saan. Sa mga photoshoot, sa mga events, maganda yan. Promise. Make sure na bit-bit mo yan. Oo, sa sobrang liit pa nga yan ng lens na yan, is pwede mo siyang ibulsa kahit saan. Maliit lang yan eh, ganyan lang yan. Diba? Magaan lang din kasi plastic siya. Hindi siya yung metal.
Although sa durability is hindi malayo siya, ikukumpara dun sa mga F1.2. Pero sulit na rin, 'di ba? 5,000. So I suggest talaga kumuha ka ng brand new yan. Brand new yung bilhin mo. So i-recap lang natin, guys. 20k sa camera na merong kit lens, 5,000 dun sa 50mm mo na STM. So ang natitira na lang sa budget mo is 50k less 25k, magiging 25k. Ang sunod natin na gamit na kailangan mong bilhin ay walang iba kundi ito, yung tapon ko lang, flash, external flash. Huwag na huwag kang umasa dito sa flash ng camera mo. Kasi hindi yan kasya para ilawan yung isang lugar. Although yung sinabi natin kanina, yung F1.8 na 50mm mo is maganda sa low light, hindi pa rin pwede na aasa ka lang din dun sa aperture niya. Kailangan mo pa rin ng backup lights, kaya nga merong flash. Diba? Tapos ito pa, kailangan meron yung flash mo ng ganito. Oh, ano to? Softbox. Ang liit, ang simple, pero sobrang nakakatulong ito dun sa pagpapaganda nung ilaw dun sa lugar. Ito yung kinakapit dito sa taas. Liktad. Yan. Tignan mo. Yan. Simple lang siya, di ba? Hindi rin siya nahulog agad. Okay. Ito yung nagpapaganda. Ito yung para mag-burst palalo yung ilaw. At saka hindi lang siya tutok. Nag-spread yung ilaw dahil dito. At yun pa yung isang dahilan para gumanda mas lalo yung mga features mo or mga kuha mo. Yung sa gamit na yan is hindi mo kailangan ng brand new. Kahit yung mga second hand lang, okay na. So ang budget natin dyan is around 2,000. Kasi yung mga nasa online is 1,500 to 3,000. So dun tayo sa gitna, dahil friend mo yung pinagbilhan mo, 2,000 is pwede na. 50,000 less 27,000 is 23,000 pesos. Pesos. Pero syempre, hindi gagana lahat ng mga yan kung walang batteries. Again, huwag kang umasa dun sa nag-iisang battery mo dyan sa camera mo. Kasi anytime, baka nagloko yan or hindi mo na-charge, low bat pala. Diba? Para dyan sa camera mo, kailangan mo ng dalawa pang batteries. Ngayon, kailangan mo pang bumili ng dalawang batteries kahit hindi yung mga brand new, kahit hindi yung mga branded. Diba? Kahit yung mga nasa Lazada lang, okay na yun. So, i-budget natin ngayon yung 2,000 mo para dun sa batteries, para dun sa camera mo. So, let's say 1,000 each dun sa battery na binili mo. Hindi siya branded, hindi rin siya brand new. Bahala ka na dun. Diba? Again, budget natin yung 1,000 mo. Bale, dalawa pa yung binili mo, so magiging 2,000 na yan. Sa camera pa lang yun. Wala pa dun sa flash. So I suggest, bili ka ng Enelope. Yan. Make sure na yung brand is Enelope. Okay? So i-budget natin yung battery mo sa flash. Kung 4 na piraso nyan, or 1 set nyan is, maabot yan ng 1,000. Brand new. Okay? I advise na huwag kang bumili ng mga second hand. So, i-assume natin na nakabili ka ng ganun. Yung merong charger, ha. Bale, 1,500 yung merong charger. Yung 1,000, yun yung apat na piraso. Bale, meron ka na ngayon dalawang set na tig o 4 pieces. Ito yung isang set, ito yung isang set. 4 pieces. Kasi yung sa mga flash, mostly is ginagamit is yung apat. Although, merong mga flash na tig na dalawa lang yung nakalagay, dalawa lang. Pero I suggest pumunta ka dun sa apat para mas malakas pala yung ilaw, di ba? Or mas matagal gamitin nang hindi ka nagpapalit-palit palagi. So recap lang tayo, guys. 20,000 dun sa camera mo na merong kit lens, 5,000 dun sa 50mm silent motor, 2,000 dun sa external flash, tapos 4,500 dun sa mga batteries. A total of 31,500. 50,000 less 31,500 equals 18,500 pesos. Yan na lang yung natitirang pera mo.
So, itong sunod na bibilhin mo is medyo mapapagastos ka talaga. Oo. Tama yung sinabi ko. Mapapagastos ka talaga. Kasi kailangan mo ito. Kailangan mo ito doon sa pag-e-edit ng mga pictures. At walang iba kundi ito ay yung computer, desktop or laptop. Kahit ano pa yan, okay na yan. Pero, syempre, second hand para mas makapura tayo. Kung kaya ng budget mo yung i5, go sa i5. Kung hindi kaya, dun ka na lang sa i3. Kahit ano lang yan, kahit walang video card yan, kahit 4GB lang yung RAM, pero kung 8GB yung RAM niyan, mas okay. Dun sa mga online na nakikita ko ng mga second hands, nagre-range lang siya ng 15,000 to 20,000. Dahil low budget tayo, walang-wala talaga tayong pera. Ako rin, walang pera. Kailangan mag-tease ka muna dyan sa ganyang klase ng computer. Mabagal. Pero ang gusto kong pag-focusan mo dyan ay yung kung paano mo i-improve yung pag-e-edit mo. Yung as what I said kanina, mag-umbisa tayo dun sa baba, pataas. Huwag mong isipin kung gaano katagal yung computer. Ang isipin mo kung gaano mo mapapaganda yung pictures pa. Gusto ko yung mag-exit pa yung gagawin mo. Ang advice ko na dapat naka-install dyan is yung Lightroom tsaka Photoshop. Photoshop for the manipulation or pagtanggal ng mga dumi. Tsaka yung Lightroom for color grading. Kahit hindi yung mga latest, yung mga install mo is okay lang. Yung una ko nga ginamit is yung Lightroom 5. Okay na okay pa rin eh. Isa ko bang advice kapag nakabili ka na ng laptop is wag na wag ka mag-install ng games. Kahit anong klase ng games, kahit yung mga baraha lang na games, wag na wag mo yan install. Tanggalin mo na rin yung mga yan. Kasi gusto ko mag-focus ka dun sa pag-e-edit ng mga pictures. Kasi kung meron kang time sa paglalaro, kung yung time mo yun dun sa paglalaro is binubuhos mo dyan sa pag-e-edit, baka in a short of period of time, magaling ka na. Diba? Ituon mo yung buong oras mo dun sa pag-e-edit at i-master mo yan. So, i-assume natin na mumurahin talaga yung nabili mong laptop. Dahil sa dun sa kaibigan mo na gusto nagbebenta ng mga luma na niyang gamit is nakabili ka. Nakabili ka sa halagang 16,000 pesos. 16,000 pesos is mura na. Murang-mura na. Diba? Consider pa na siya na mismo nag-install ng mga Lightroom mo tsaka dun sa Photoshop. Free. O, okay na. Thank you. 20,000 dun sa camera. 5,000 dun sa lens. 2,000 dun sa external flash. 4.5K dun sa mga batteries. Tapos 16,000. A total of 47,500 pesos. Less natin yung budget natin sa 50,000 is equals 2,500 na lang ang natitira mo dyan sa pera mo. Pero huwag ka mag-alala, yung mga susunod na bibilhin mo na is mura na lang. Mapapamura ka na lang. Joke. Yung mga susunod na bibilhin mo is mura lang siya at sobrang makakatulong para sa photography business mo. Top priorities natin na mura na kailangan mong bilhin is charang SD card. Yan, kita mo? Yan. SD card. Hindi ko sinasabing bumili ka ng 64GB. Ang bilhin mo na advice ko is yung 32GB. 64 kasi yung ginagamit ko kasi ginagamit ko rin siya sa mga video. Pero kapag photo lang yung ginagamit mo, stick ka na dun sa 32GB. Okay na yung 32GB para sa iyo. Make sure na ang bilhin mong SD card is yung branded tsaka brand new. Marami naman yan sa Lazada. Tig 500 pesos nga yung isa. Tapos, kailangan bumili ka ng dalawa. Dalawang SD card. Brand new, branded. 32GB, bahala ka na kung anong brand. SanDisk man yan or Lexar. Tapos, make sure mataas yung write-up speed. Yung umaabot sa mga 95 Mbps or ano mapan yan. So, bali ang budget natin dyan is 1,000 pesos. So, ang matitira na lang dun sa budget mo is 2,500 less 1,000 is 1,500. Kunti na lang. Sunod na kailangan mong bilhin is yung camera bag. Dahil malit at kunti lang naman yung gamit mo, bili ka na lang din dyan sa mga Lazada, yung mga mumurahin. Yung tig 500 pesos. Yung mga may foam lang sa gilid, pero okay na yun. Pero remember, hindi yan mga waterproof. Ha? Remember, hindi yan waterproof, kaya ingat ka lang. So, bali ang budget mo dyan is 500. So, 1,500 less 500 is equal to 1,000. Meron ka pang natitira. 1,000 pesos. Last at kailangan mong bilhin ay yung paglalagyan mo ng mga gamit. Yan.
yan yung kailangan mong bilhin. Tupperware box na malalaki. Nabili ko yan nung yung isa is around 700 pesos sa Robinson. Okay na siya, maganda siya, malaki siya. Marami akong nilalagay dyan. At ulit, tatlo nga yung ganyan ko eh. Tatlo yung box. Lahat dyan, nilalagay ko lahat yung mga gamit ko. Tapos, make sure, wag na wag mong kalimutan bumili ng silica gel. Kung 700 yung isang Tupperware box na gano'n kalaki, i-budget mo na yung silica gel sa 300 pesos mo. Sobra-sobra na ngayon sa 300 pesos. Diba? So, let's say, bumili ka ng 300 pesos, maraming silica gel. Pero, sinasabi ko na sa'yo, masyadong marami. 100 lang. So, meron ka pang matitirang mga 200 pesos. Diba? Yung matitira mong 200 pesos is pang Jollibee mo na lang yan or pang Macto. Siyempre, kailangan mo rin i-celebrate yung sarili mo sa mga nabili mo or sa mga na-achieve mong bagay. Diba? So, ayan guys. I-recap na natin lahat ng mga nabili natin. 20,000 camera with kit lens. 5,000 50mm STM. 2,000 sa external flash. 4,500 sa mga batteries. Tapos, 16,000 dun sa laptop or dun sa desktop. 1,000 dun sa SD card. 500 dun sa camera bag. 700 dun sa Tupperware box na malaki. 100 dun sa silica gel. Tapos, 200 pesos yung pinang McDo mo or pinang Jollibee mo. Alam kong kulang pa yan, pero sinasabi ko na sa'yo, sapat na yan para makapag-establish ka ng sarili mong photography business. Yung mga gamit na yan is yan yung gagamitin mo lagi dun sa mga event or dun sa mga photoshoot mo. So, ang sunod na kailangan mo nang gawin is i-improve palalo yung skills mo hanggang dun sa di na makahabol yung mga camera mo at saka mga gamit mo. Dun ka na mag-upgrade or dun ka na bumili ng mga mas mataas pang kalidad ng mga camera or mga gamit. Or iba mo pang kailangan. So, ayun guys, natapos na tayo dun sa 50,000 na budget. So, tanungin mo ko ulit. 50,000 budget para dyan sa photography business mo. Kaya ba? At ito yung sagot ko. Kayang-kaya. Kayang-kaya yan. So ayan, sinabi ko na lahat ng mga gusto kong sabihin sa'yo. Sinabi ko na lahat yung mga gusto kong maipayo sa'yo. Sinabi ko na lahat yung mga nalalaman ko sa'yo. Ngayon, ito yung tanong ko sa'yo. Handa ka na ba sa bagong yugto ng buhay mo? Gandang tanong ah. So again, this is Vance ng Vance Studio. Thank you sa laging panonood sa akin at thank you dun sa mga parating nanonood talaga sa akin. Alam niyo na kung sino kayo guys. Pero kahit kukunti lang kayo, again, hindi ako mag-stop na gagawa ng mga ganitong video. Kasi gusto kong ma-share o maibahagi yung mga nalalaman ko. Kasi sinusunod ko na ngayon yung mga yapak ng mga idol ko. Wow, lalim na. And again, libre po yung subscribe. Nandyan sa baba. Ayoko nang maglagay ng mga subscribe dyan sa mga kung ano-ano. Click mo na lang dyan sa baba. Kung gusto mo talaga akong i-follow or subscribe, click mo lang yung subscribe dyan sa baba. So again, guys, maraming salamat. This is Vance. Hanggang sa sabing, signing off.